Tila dumadami ang mga Pilipinong sumasang-ayon na sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng mga nasawi sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa December 2023 survey ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na 25% ang matindi ang pagsang-ayon na dapat imbestigahan ng ICC ang drug-related killings. 28% naman ang somewhat approve o medyo sang-ayon. Mas mataas ito kumpara sa March 2023 survey. Batay sa Makabayan Block Lawmakers, malinaw ang pulso ng bayan sa issue. Ibig sabihin po, nag-iiba na ang configuration ng mga nagaganap ngayon. Mas ngayon, nakabukas ang taong bayan na papanagutin itong gumawa ng isang polisiya na nagresulta ng napakaraming pagpatay. Ayon naman sa dating presidential spokesperson ni former President Duterte na si Attorney Harry Roque, marami pa ring taga-suporta ang kampo ng mga Duterte at hindi papayag na maaresto ito ng ICC. Ito, posibilidad pa lang. Pero nakita nyo na ang dami nagkomento sa internet na hindi nila papayagang maaresto ang mga Duterte. Samantala, tinuligsa naman ng Philippine National Police sa pahayag na hindi nito ipatutupad ang posibleng ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Inaakusahan ni Kabataan Partylist Representative Raul Manuel na double standards ang PNP. Gigil na gigil sila ng mga aresto kahit walang warrant na hawak mula sa korte pag mga ordinaryong tao. Pero pagdating kay Rodrigo Duterte, kahit pa may warrant na lumabas, hindi raw sila kikilos. Ibig sabihin, mas loyal ang PNP sa mga nasa pwesto na nagpapalaman sa kanila ng pera kaysa sa tungkulin nila. Ngayon naman, may filmmaker si Jade Castro na nakakulong pa rin kahit walang warrant at walang ebidensya laban sa kanya. Doon po natin nakikita ang double standards. Wala pang tugon ng PNP tungkol sa partikular na issue, subalit ang paninindigan nito, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Yes, because there is already a question of jurisdiction kasi nga ito ay sa tingin natin ay panghihimasok sa sovereignty ng ating bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.